Busa natin ang ating mga Biblia sa Old Testament, sa Book of Judges, o sa mga aklat ng hukom. Sa cellphone, madaling matatuan. Sa Bible, medyo manira. Nandiyan na kayo? Ito yung tungkol sa kasaysayan ni Samson. Hindi yung aking anak, kundi si Samson sa Biblia. At ito'y nasa bandang huli ng kanyang buhay. At ito ang ating babasahin sa Hukom, Kabanatang 16. At basahin natin simula sa 21 hanggang sa huli. Ganito ang sinasabi. Hinuli siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya ng mga tanikalang tangso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Gayunman, pagkatapos na siya'y maahitan, muling tumubo ang buhok ng kanyang ulo. Nagtitipo noon ang mga pinuno ng mga Filisteo upang maghandog ng isang dakilang alay kay Dagon na kanilang Diyos at upang magsaya sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos ang ating kaaway si Samson at sa ating kamay si Samson na ating kaaway. Nang makita siya ng taong bayan, pinuri nila ang kanilang Diyos sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa atin ang ating kaaway, ang tagawasak sa ating lupain na pumatay ng marami sa atin. At nangyari, nang natutuwa na ang kanilang puso ay kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya'y ating mapaglaruan. At tinawag na si Samson mula sa bilangguan at siya'y pinaglaruan nila. Siya'y kanilang inilagay sa pagitan ng mga halili. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya sa kamay, ipahawak mo sa akin ang mga haliging kinasasaligan ng bahay upang aking mahiligan. Noon ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pinuno ng mga Filisteo ay naroon. Sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinagkatuwaan si Samson. Pagkatapos ay tinawag si Samson, ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, ibinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinalangin ko sa iyong palakasin mo ako. At minsan na lamang, O Diyos, upang may paghiganti kong minsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Si Samson ay humawak sa dalawang gitnang haligi na kinasasaligan ng bahay at inihilig ang kanyang mga bigat sa mga iyon, ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kanyang kaliwa sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo akong mamatay na kasama ng mga Filisteo. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy, ang mga namatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya noong siya'y buhay pa. Pagkatapos ay dumating ang kanyang mga kapatid at ang buong sambayan ng kanyang ama at kinuha siya. Iniahon siya at inilibing sa pagitan ng Sora at Istaol sa libingan ni Manawa na kanyang ama. Naghukom siya sa Israel sa loob ng 20 taon. Ito ang kasaysayan ni Samson sa kanyang pagkabagsak. Tayo manalangin. Ama namin, sadyang ispinasulat ninyo kasaysayan ito para sa aming katututo at para sa aming ikatitibay sa pananampalataya at higit sa lahat sa ikababa
ng aming mga sarili. Kausapin nyo kami sa pamamagitan ng mga leksyon na aming makukuha sa buhay ni Samson. Pagpalain po ninyo ang mga salitang ito sa bawat puso ng mga nakikinig ninyo. Tulungan nyo kami na hindi kami ma-distract sa aming mga kapaligiran, kundi may tuon ang aming atensyon sa inyong mga salita, sapagkat sa inyong salita nagmumula ang pagpapatibay ng aming pananampalataya at nagmumula ang pananampalataya ng makapagliligtas ng tao. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang tema natin pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong Samson, sa tingin mo tama ka? Pakitingnan ninyo ang tabi, inyong mga katabi, at sabihin ninyo, sa tingin mo tama ka? Tingnan mo katabi ninyo. Sa tingin mo tama ka? Now, marami ang gustong maging bayani. Maging bayani sa ating bansa, maging bayani sa trabaho, maging bayani sa komunidad, maging sa sariling sambahayan. Na ano ba ang bayani? Ang bayani ay taong naniniwala na taglay niya ang kalutasan ng mga suliranin ng lahat. Sa kanyang gawang katapangan, na matutulungan niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya ang tanong, bayani ka ba? Ito ba ay nasa isipan na kaya mong sagutin, kaya mong lutasin ang lahat ng inyong problema? Kung yan ang nasa isip mo, bayani ka na. Pero bago tayo magmalaki na tayo bayani, tingnan natin ang kahulugan nito. Sa Biblia, maraming kalalakihan at kababaihan na may tuturing nating mga bayani. At isa na rito ay si Samson. Sapagkat si Samson, taglay niya ang katangian ng pagiging bayani. At dahil dito, maraming gustong gumaya kay Samson, pati na pangalan eh. Kinukuha ang pangalan dahil gusto nilang makita at mailarawan sa kanilang buhay na sila nga ay si Samson. Maganda naman kung maging Samson ka. Pero ang mabigat, pati kahinaan ni Samson, mamanahin mo. Mamanahin mo ang kahinaan ni Samson. Now, ang tanong natin, ano ang kahinaan ni Samson? Maraming nagsasabi na ang kahinaan ni Samson ay tungkol sa kanyang laman, sa kanyang kahalayan. Mahilig siya sa babae. Yun ang kanyang kahinaan. Pero sa totoo, ang kahinaan ni Samson kung bakit naging mahilig siya sa babae ay ang pride. Si Samson ay ma-pride. Kabisaya pa, hambog, panalo. So ano matutunan natin sa kanyang buhay? Paano siya bumagsak? At gaano kabigat ang binunga ng kanyang kahambugan? Nasa ating binasa, John 16:21-31, ito'y panghuli na lamang bahagi ng kanyang buhay. Gusto ko munang tignan ang mga naunang kwento sa kanyang buhay. Si Samson ay isang taong itinakda para sa Diyos. Sa kung tawagin siya ay Nazarite o Nazareno. Ang ibig sabihin ng Nazareno, siya ay alay sa Diyos, walang dapat na alak, walang anumang dapat ng anumang marumi na umapit sa kanyang katawan o humawak sa kanyang katawan, siya ay para sa Diyos lamang. Yan si Samson. At si Samson ay pinagpala ng Diyos ng kalakasan, extraordinary strength na lakas. At ang kanyang lakas ay makikita sa tanda ng kanyang mahabang buhok dahil ang mga Nazareno ay dapat mahabang buhok bilang tanda na ang Diyos ay sumasa kanya. At habang nasa kanya ang Diyos, dapat makita sa kanya ang kahabaan ng buhok ni Samson. At dahil dyan, si Samson ay talagang sadyang malakas.
Ngunit ang kalakasan ni Samson ay kanyang ipinagyayabang sa kanyang sarili. Bagamat siya'y bayani sa bayan ng Israel, pero galit na galit sa kanya ang mga Pilisteo. Galit na galit. At higit pa noon, itong si Samson mahilig sa babae at ang kinukuha niyang babae ay hindi doon sa kanilang lahi o pareho ng pananampalataya, kundi ang kinukuha niyang babae na kanyang mapapangasawa ay doon sa hindi kapanampalataya. At yan ay labag sa kalooban ng Diyos. Utos ng Diyos na ikaw isang mananampalataya, huwag kang maligaw, huwag kang mag-asawa na hindi kapanampalataya. Sapagat ang sabi sa Biblia, anong pagkakaiba o ano ang maaring ihambing ang kadiliman at ang liwanag? Ang liwanag ay nasa tamang aral, ngunit ang taong wala sa tamang aral ay kadiliman. Pwede ba paghaluin yun? Hindi pwede. At dahil dyan, si Samson, dahil mahilig sa babae, bumagsyak siya sa kamay ni Delilah. Kilala si Delilah? Di ba? Kanta ni Tom Jones yan. Si Delilah. At ngayon, si Delilah lamang ang nakakuha ng kanyang sekreto kung saan nagmumula ang kanyang lakas sa pamamagitan ng bro. Noong una, ang sabi ni Delilah, talaga bang mahal mo ako? Oo naman, mahal na mahal kita. Sabihin mo sa akin ang sekreto ng iyong lakas. Ang sabi ni Samson, pag ako, tinalian ninyo ng sariwang yantok, sa Bisaya, uway, yantok, buong katawan ko, no? At ito'y nakatali sa akin, tiyak manghihina ang lakas ko. So ang ginawa ni Delilah, pinatulog si Samson, pinainom siya, bawal ang uminom, siya pinatulog ni Delilah at tinalian siya ng bagong yantok. Sariwang yantok. At ang sabi ni Delilah, ginising niya, tinawag niya ang mga kalaban, halika na. Si Samson ay wala ng lakas. Ginising niya Samson, 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 andyan ang mga Pilisteo. Gumising si Samson at kanyang inungat at kanyang dalawang braso at ang mga yantok ay para lamang sinulid na marupok. Kanya itong nawasan. Si Delilah, nag-artista, nang sabi niya, hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo sinasabi sa akin ang katotohanan, hindi ka tapat. Sabihin mo sa akin kung talagang mahal mo ko. Saan ang sikreto mo ng iyong kalakasan? Ang sabi ni Samson, ganun ba? O sige. Kaka ko'y tinalian mo ng lubid. Now lubid, sa Bisaya, pisi, yung malalaking lubid talaga sa Kalabaw. Pag tinalian mo ko ng bagong lubid, manghihina ako, mawawala ang aking lakas. Tinalian mo naman, Delilah. No? Pero palapit na naman palapit ang kainaan ni Samson dahil sa kanyang hilig sa babae. Tinalian at ginising ni Delilah. Mga Pilisteo, eto na si Samson, gisingin si Samson, andan ang kaaway. Ngunit gumising si Samson, parang nga sinulid na marupok lamang ang mga malaking lugit. Lalong umiyak si Delilah. Wala ka talagang pagmamahal sa akin. Nagmamakaon. Sabihin mo sa akin. Sabi niya, eto na talaga. Itong buhok ko, itinintas mo. Kasi mahaba nga. At pag yan ang itinintas mo, mawawala ang lakas ko. So tignan niyo, palapit na lang palapit. Dahil siya ay naisawsaw sa tukso. Pero nung siya ay ginising muli, ay baliwala, nagtanggalan lahat ang mga trinkas. Pero ang tukso hindi tumitigil. Si Delilah hindi tumigil. Ginawa niya lahat ng paraan para magbiktima na si Samson. Umiyak siya. Nagmamakawa siya. Kaya ang sabi ni Samson, okay, talagang mahal kita. Eto, pag itong buhok ko hindi pa na nasasayaran ng gunting, at pag yan ay pinutol mo at inahit mo, mawawala na ang aking lakas. At pinatulog siya ni Delilah. At alam ni Delilah, yun na ang bulit. Kaya nung siya pinatulog, inahitan ni Delilah ang kanyang buhok. At tinawag ang mga Pilisteo, Samson, honey, darling, gising na, tinalian na naman siya, no? Ng lubit.
Pagkagising ni Samson, sabi ni Samson, kung paano kung pinaglaragot ang mga yanto, ang mga dubid, eh gayon din. Pag-unat na kanyang braso, hindi nila kaya. Sapagat wala na ang kanyang at dahil diyon, siya ay hinuli, ikinulong, at dinukit ang dalawang mata. Nabulag siya. At siya'y ginawang parang baka na imbis yung gilingan ng mga trigo, ay tatlong baka ang nagpapaikot, si Samson lang na wala ng lakas ang nagpaikot nito sa matagal na panahon. Pero muling tumubo ang kanyang buo. At ito ang ating bibig niya. Dahil sa kanyang pride, naging mahilig sa babae, at dahil naging hilig sa babae, siya ay bumagsak. Kaya nga, ang ating tema, Samson, sa tingin mo, tama ka ba? Bisayao na ako, no? Puro naman sa Bisaya, dali. Samson, sa imong paglantaw, igo ka ba? Eksakto ka ba? Now, tingnan natin si Samson. Unang-una, si Samson ay puno ng posibilidad or potential. Punong-puno ng potential ito si Samson. Unang-una, sa isang pagpapala sa kanyang mga magulang. Kung ating babasahin, balikan natin ang chapter 13, verse 1. Ganito ang pagkakasabi. Verse 1 hanggang 5. Ganito ang pagkakasabi. Ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. At ibinigay sila ng Panginoon na 40 taon sa kamay ng mga Filisteo. May isang lalaki sa Sora mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoa. Si Manoa ay lalaki, hindi babae. At yan ang tatay ni Samson. Nagsasabi, at ang kanyang asawa ay baog. No? Hindi makaanak yung asawa ni Manoa. At hindi nagkaanak. At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, bagamat ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, mag-ingat ka. Huwag kang iinom ng anak o ng inuming na kalalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagat ang bata ay magiging Nazarita o Nazareno sa Diyos mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Nakita nyo, punong-puno ng potensyal itong si Samson. Siya ay regalo sa kanyang mga magulang na hindi pwedeng magkaanak. At maliban na siya ay regalo sa kanyang mga magulang, isa siyang Nazarite, isa siyang piling lingkod ng Diyos na magiging bayani o hukom sa bayang Israel laban sa Pilisteo. Sapagat ang Israel ay sumamba na naman sa Diyos-Diyosan. Now, lumaktaw tayo sa verse 24-25. Nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang bata'y lumaki at pinagpala ng Panginoon. Nagpasimulang kilusin siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanidan sa pagitan ng Sora at Estaol. Bata pa lamang ay ginagabayan na siya ng Banal na Espiritu tulad ni Juan Bautista. Sa tiyan pa lamang ay siya'y nipos na ng Espiritu. Ito yan si Samson, isang blessing sa kanyang mamumulang. Tulad ni Sarah na baog din, na walang anak, ngunit pinagpala ng Diyos. Tulad kay Rebecca sa lumang tipan, na baog din, pero pinagpala ng Diyos. Tulad kay Leah, tulad kay Hannah, tulad kay Elizabeth na nanay ni Juan. At ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang pagpapala. Kaya ang isang magulang, binibigay ng Diyos ng pagpapalang anak. At itong si Samson ay isang
pagpapala sa kanyang mamamayan. Yun ang una niyang potential. Ikalawang potential nitong si Samson, siya itinalaga para sa Diyos. Para sa Diyos lamang siya. Itinalaga siya. Maging maingat na lamang na huwag ahitan ng kanyang buhok, na huwag uminom ng anumang alak, na huwag humipo sa anumang marumi. Gagamitin siya ng Diyos para sa kaligtasan ng Israel. Di ba ang napakagandang mga magulang ng anak natin? Eh sa bata pa lamang alam natin may katangian ito at ito'y gagamitin ng Diyos. Isang magandang pagpapala yan. No? Pinagpala siya ng Diyos itong si Samson. Na ikaw man, tayo man, pagpapala na natin magulang. Huh? At walang magulang dito na hindi tayo inihandog sa Diyos. Paano tayo inihandog ng ating mga magulang sa Diyos? Binyag, no? O di kaya, ang tawag ng confirmation ba yun? Kasi, nais ng ating mga magulang na tayo ay maging maka-Diyos. Pero paglaki, ano? May sungay. No? Dahil hindi tamang Diyos ang pinaghandugan sa atin. Pero gayon pa man, pagpapala tayo ng ating mga magulang dahil meron tayong potensyal, meron tayong kakayanan, meron tayong pangako sa ating buhay, tulad ng aking anak. Sinamir kasi yung aking panganay, napakaliit, no? 3.5 pounds, dahil 7 months lang. Sabi ko, napakaliit nito. Pero pag mapapangalanan kitang Ramir, para matapang, walang pinatatakutan, kahit maliit ka, Ramir. Pero nung lumaki, nakita namin yung kanyang birth certificate, Ramil. Nagbago. Nasabi ko, hindi pinintulot ng Diyos, maging siga ito, tulad ng papa niya. Susunod na anak. Sabi ko, magiging magiting ito. Eh, lumabas si Boboy, si Samson, baliktad ang timbang nila, si Ramil 3.5, si Samson naman ay 5.3. Mas malaki. Tawagin kitang Samson! Ikaw ang pinakamalakas sa aming pamilya. Natulad. Pero, wala eh, siya yung payat na payat nung lumaki. At, pero pagpapala talaga ng mga magulang. Now, tingnan natin ang buhay noong si Samson ay namumuhay sa panahon yun. Ano ang kalagayan? Si Samson ay isang pagpapala ng magulang. Si Samson ay tinalaga para sa Diyos. Ngunit si Samson din ay natatangi sa kanyang panahon. Ano bang panahon noon? Kung ating babasahin sa Judges 17 verse 6 at saka sa chapter 21 verse 25, ganito ang pagkakasabi, ano ang buhay ng panahon noon? Ang sabi sa Hukom 17:6, nang mga araw na yon, mga araw na kung saan si Samson ay binata na, malaki na, ay walang hari sa Israel. Kung walang hari ang Israel, kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang kasamaan ang ginagawa ng mga tao. Dahil walang kumukuntro sa kanila, walang Diyos, walang propeta na nangangaral ng salita ng Panginoon. At itong si Samson, dapat siya ang magturo sa bayang Israel. Kaya siya'y natatangi. At ang sabi dyan, ginagawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. Nakita niyong buhay sa time ni Samson, kanya-kanya sila. Pero si Samson, katangi-tangi dahil siya ay pinagpala ng Diyos. Siya ay pinili para maging hukom sa bayang Israel. Upang dalhin ang mga tao pabalik muli sa Diyos. Upang sila'y turuan na sumamban ng tunay sa Diyos. Pero anong nangyari kay Samson? Sa kanyang potential, sa kanyang pagiging pangako ng bayang Israel, anong naging problema? Ito ngayon ang problema ni Samson, chapter 14 verses 1 to 17. Hindi ko na po babasahin, kundi kukwento ko sa inyo. Si Samson, siya'y sinalot ng kapalaluan. Sinalot siya ng pride. Sa Bisaya pa, si Samson, gihampak o garbo. No? Naging alipin siya ng yapang. At mapapansin natin sa chapter 14, unang-una makikita natin
siya'y tumangging makinig sa kanyang mga magulang. Tumanggi siyang makinig sa kanyang mga magulang at ipinapairal yung kanyang paghahambog sa kanyang sarili. Ma-pride siya. Tingnan niyo ang sabi sa verse 1 to 3, chapter 14. Chapter 14. Ganito ang sabi. Lumusong si Samson sa Timna. At sa Timna ay nakita niyang isa sa mga anak na babae ng Filisteo. Mahilig sa babae talaga ito. Pagka babae, pumaparada para makipag-usap kami. Yan si Samson. Hindi yung anak ko. Wala pang girlfriend. Ang sabi, at siya'y umahon at sinabi sa kanyang ama at ina. Siya daw ay bumalik sa kanyang tatay at nanay. Ang sabi niya, nakita ko ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo sa Timna. Nay, tay, nakakita ko na magandang babae sa Timna. Kunin ninyo yun! Ngayon din, upang mapangasawa ko. Ba? Inutusan yung kanyang nanay, tatay, kunin niyo yung babae yun para mapangasawa ko. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang mga ama at ina, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid? Ibig sabihin, kalahi? Na, ang sabi niya na, o sa ating buong bayan, na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Filisteo. Pag sinabi pong dituling, hindi tumutukoy sa kanilang sa kanyang kasarinlan, kundi sa kanilang paniniwala na sila'y hindi naniniwala sa totoong Diyos. Sapagkat ang mga tao naniniwala sa totoong Diyos, sila'y nagpapasako sa kaugalian ng Israel at sila'y nagpapasircumcise. Pwede ka bang kumuha ng babae doon sa mga hindi circumcised? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya sa akin sapagkat siya'y kaakit-akit sa akin. Ano nakikita natin sa garbo ni Samson? Mapilit. Kapag ang tao ay ma-pride, kung ano yung gusto niya, yun ang masusunod. Dahil alam niya, tama yung ginagawa niya. Napapansin niyo ba yun? Minsan sa ating bahay, namumura tayo, kailang sundin mo ako. Maniwala ka sa akin. Yabang yun. Now, alam ni Samson, tinuruan siya ng kanyang mga magulang na hindi pwede ang kanyang gusto. Hindi pwede na labagin ang utos ng Diyos para lang masunod ang iyong gusto. Deuteronomy chapter 7, verse 1 hanggang 4, ganito ang utos ng Diyos sa mga Nazarite, sa mga pinili ng Diyos. Kayo ba'y pinili ng Diyos? Okay. Ang sabi, kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ang kinin ito at pinalaya sa maraming bansa sa harapan mo, ang Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hebeo at ang Jebuseo na pitong bansang higit na malalaki at makapangyarihan kaysa iyo, at kapag sila ipinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin. Huwag kang makikipagtipan sa kanila. Huwag kang makikipagkasundo sa kanila. Ibig sabihin. Ni huwag mo silang pagpapakitaan ng awa. Huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. Sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga Diyos, sa gayoy mag-aalap ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kang pupuksain. Ang pong nakikita natin dito, itong si Samson, hinahamon niya ang Diyos. Alam niya ang kapusan na hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa hindi kapanampalataya. Pero dahil sa kanyang pride, mas gusto niya na ang Diyos ang sumunod sa kanya. Ayaw niyang maniwala sa plano ng Diyos. So ano pinapakita niyan? Unang-una, tinanggihan niyang pakinggan ang kanyang mga magulang. Ikalawa, hindi niya kinilala ang batas ng Diyos.
Yan ang problema sa private. Hindi ka nakikinig ng payo ng iba. Hindi ka nakikinig kung ano yung tama. Ang alam mo, ikaw ang tama. Kahit nalabagin mo ang utos o ang kalooban ng Diyos. Yan ang problema. Ngayon, sa isang pagkakataon, sa chapter 14, itong si Samson, umalis na naman. Naghanap siya kung ano yung kaligayahan niya. At may nakita na naman siyang babae. Napakahilig si babae talaga ito. Na? Basahin natin chapter 14, verse 5 to 9. Ganito ang sabi. Pagkatapos ni Samson at ang kanyang ama at ina ay lumusong sa Timna, nang siya'y dumating sa mga ubasan ng Tirana, may isang batang leon na umuungal laban sa kanya. Mayroon ng leon na handang lumapa kay Samson. No? Pero yung tatay at nanay niya, nasa ulihan. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan lumukob sa kanya. At niluray niya ang kanyang mga kamay lamang ang leon na parang lumuray ng isang batang kambing. Grabe, no? Pinatay niya yung leon. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. Minsan, tayo mga anak, hindi natin sinasabi sa ating mga magulang kung ano yung mga ginagawa natin. Pagkatapos, siya'y lumusong at nakipag-usap sa babae. Ito na naman. Nakipag-usap na naman sa babae. At siya'y lubhang nakakalugod kay Samson. Nako! Patay na naman si Samson. Kaya siyang babae. Verse 8, pagkaraan ng ilang panahon ay bumalik siya upang pakasalan ang babae. At siya'y lumiko upang tignan ang bangkay ng leon. May isang kawan ng pukyutan at may pulot sa loob ng katawan ng leon. Yung leon daw, sa tagal ng panahon na ito'y pinatay niya, nawala na yung laban. Palay buto na lang. Pero doon sa loob ng katawan, may namumugad na putakte. At doon, mayroong pulot. Sa Bisaya na dubos. No? Mayroong matamis. Ngayon, pagkatapos na iwanan yung babae dahil nagplano silang magpakasal. Ngayon, dinukot niya, sabi sa verse 9, dinukot niya ito ng kanyang kamay at humayo na kumain habang siya'y lumalakad. Ano nakikita natin dito? Nilabag na naman niya ang kalooban ng Diyos. Bakit? Ang utos ng Panginoon, huwag kayong kakain ng anumang marumi. Dahil yung leon ay bangkay at yun ay marumi at doon nagdugos yung mga putakti, ngunit doon kumuha si Samson, kanya namang ginawa ang laban sa Diyos. Kumain na naman siya ng marumi. Dinukot niya ito sa kanyang kamay at humayo at kumain habang siya lumalakad. Enjoy na enjoy siya. Siya'y pumunta sa kanyang ama at ina. At sila'y binigyan niya nito. At sila'y kumain nito. Ngunit, hindi niya sinabi sa kanila na kanyang kinuha ang pulot bangkay sa leon. Ano makikita natin? Ha? Hindi niya muli kinilala o kanyang nirespeto ang salita ng Diyos. Kumain siya ng bawal. Ginawa niya yung bawal. At binigyan pa yung kanyang mga magulang. Nagdamay pa siya ng iba sa kanyang pagsuway sa Diyos. Dinamay niya ang kanyang nanay. Walang kamalay-malay ng kanyang mga magulang ay kumain din ng marumi na ipinagbabawal ng Panginoon. Well, sa atin, panahon, ang sabi ni Pablo sa Romans 14:21, kung tayo man ay may ginagawa at pananagutan natin doon sa Diyos, huwag tayong mandamay. Ang sabi sa Romans 14:21, mabuti ang hindi kumain ng karne, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. Nang sabi karne, now, alam natin ang karne. Ano bang karne yung pinagbabawal sa ating panahon ngayon? Sino ba yung hindi kumakain ng karne? Baboy.
mga Muslim. Okay. Kung mayroong Muslim na pinandidirihan ang baboy, at sasabihin mo, baboy ito, tara. Ang gawin. Sinasaktan mo ang kanyang buhay. At dahil sa Biblia, sinasabing hindi naman bawal ang uminom. Kalayaan mo yung gustong uminom. Pero huwag kang mandamay, manigay o mantagay para din siya ay uminom. Yan yung isang katipusan. Na alam natin sa Biblia, ang pinagbabawal at kinamuhian ng Diyos ay ang paglalasing. Pero saan nagmumula ang paglalasing? Siyempre sa pag-inom ng kaunti. Pero ang aral dito, huwag tayo mandami. Yung kayabangan natin, kapaluan natin, kapag tayo sinasalo na nito, hindi na tayo nakikinig sa ating mga magulang o sa iba, hindi na tayo kumikilala sa salita ng Diyos, marahil nakikinig tayo palagi sa preaching, pero binabaliwala natin, ginago pa rin natin kung ano yung gusto natin, at nandamay pa tayo, nangangatwira pa tayo na, huwag mong sundin yan, akong sundin mo. Dahil ang mapray, nag-aakalang magaling siya palagi. Iniisip niya na siya'y laging magaling palagi. Pero alam natin, nung mapangasawa ni Samson, itong babae nito, ang ginawa niya sa kanyang mga abay, sa kanyang mga bisita, gumawa siya ng parables, talinhaga. At ang talinhaga niya ay tungkol sa leon. Na sa leon na kumakain ay mayroong pagkain sa loob. At ang binibigay ng pagkain ay matamis at pinahula sa kanila. Hindi mahulaan itong mga kalalakihan. Ang kanyang tigmo ba yun sa ano? Sa Tagalog, ano ba yung bugtong? Hindi mahulaan ang mga kalalakihan. At sabi ni Samson, pag nahulaan mo yan, magbibigay ako sa inyo ng balat ng hayop para sa inyong isusuot. Pero kung hindi nyo mahulaan, kayo magbibigay sa akin. Ngayon, yung mga kalalakihan, binata, hindi makahula. Kaya kinausap ng mga lalaki ang asawa ni Samson. Ang sabi, akitin mo si Samson para sabihin sa amin kung ano yung bugtong niya. Naakit si Samson at sinabi, at dahil si Samson natalo siya, kailangan niyang pumatay ng maraming hayop para ibigay na pangsuot ko sa kalalakihan. At pagbalik niya sa kanyang bahay, yung asawa naman niya ay binigay ng tatay doon sa abay, kaya wala na siyang asawa. Kaya si Samson sa kanyang kayabang, akala niya yung magtatagal siya sa ganon na magaling, bandang huli, natalo siya. Pero hindi tumigil. Naghanap pa rin ng ibang babae at nakatagpo niya si Delilah. Ito na ngayon si Delilah. Now, nung makatagpo niya si Delilah, yung kwento na una na kanina, siya ay nabiktima ni Delilah at yun ang naghatid sa kanyang pagbaksa. Binukit ang kanyang mga mata, pinaglaruan siya ng mga kaaway, pinagtawanan siya. At hindi lang yun, namatay si Samson. Pero tignan natin, paano manggali ang Samson na mayabang o hambo o panalo o mapray? Ano ba ugali ng mapray? Unang-una, magbibigay ako ng tatlo. Ang isang taong humble o mapray, nag-iisip siyang laging tama. Ang iniisip niya, siya'y laging tama. Pagka yan ang iyong ugali, na ikaw lamang ang tama at iba ay mali,
Napakalinaw ang Biblia dyan na ikaw ay nagtataglay ng kapalaluan. Proverbs 12:15, ganito ang sabi, ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto. Ang buhay din ng hangal sa kanyang sariling pananaw, tama. Ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. Sapagkat ang isang panalo, ang tawag dyan ay hangal. Dahil ang hangal, hindi nakikinig sa ibang payo, kundi siya lamang ang naging tama. Ang aral dito sa atin, dapat tayong makinig ng sinasabi ng iba. Tulad sa atin sa mag-asawa. Huwag mong sabihin, ikaw lang tama. Pakinggan mo anong side ng iyong isa. Baka mas tama siya kaysa iyo. Pero makikita mo mas mali siya dahil ma-pride ka. Ito yung sabi sa Proverbs 15:22. Kung walang tayo, mga panukalay nawawalan sa isa. Kung wala daw payo, kung hindi ka tumatanggap ng payo, lahat ng plano mo walang saysay. Ngunit sa dami ng tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Pero kung tumatanggap ka ng payo ng iba, meron kang pananagumpay. Kaya dapat lamang tumanggap tayo ng payo. Huwag ipairal ang kahambugan, ang kapaloan. Dahil inaakala mong nasa iyo ang kasagutan ng inyong problema sa buhay. Para bang ikaw ang nagpapaikot ng mundo, para bang ikaw nagpapatakbo ng sandali ng panahon. Mayroong nagpapaikot niyan. Mayroong nagtatrabaho niyan, ang Diyos, at hindi ikaw. At mayroong tama diyan. Nang higit sa lahat ng tama, kundi ang Diyos. Kaya dapat kang sumaludo sa Diyos. Yan ang unang may kita natin ugali ng taong panalo. Ikalawa, ang taong panalo ay nagbabaliwala sa alam niyang tama. Kapag ikay mayabang, hambog, alam mong tama yung sinasabi ng iba. Alam mong tama itong dapat na itong gawin mo, pero ayaw mong aminin. Dahil pinapalagay mo, dapat ikaw masunod. Ikaw ang tama. Ito'y kasalanan. James chapter 4, verse 17. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti o tama, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Napakalaking kasalanan yan. Alam mo na yung dapat eh. Alam mo na yung dapat mong gawin. Alam mo yung tama. Alam mo mali ka. Pero mas sinusunod mo ang gusto mo dahil ikay palalo, ikay nagkakasal. Ayaw mong tumanggap ng mali, ma-pride. Ayaw umaming mali, kanyang plan. Ayaw ipagkatiwala ang pag-asa sa Diyos, mas gusto niyang lumabag at magkasala laban sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo'y laging nakikinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. At kung ang katotohanan ito ay ating ipamumuhay, tayo'y makakalaya sa lahat ng kamalian. Kung ano yung naririnig nating payo sa iyo, kung ano yung narinig mong dapat mong gawin, tumigil ka muna. Pag-isipan mo, sino ang tama, ikaw o yung nagpayo? Dahil kung mangyari na narinig mo na ang salita ng Diyos na tama ang sinabi ng salita ng Diyos at narinig mo ang payo ng iba na tama sila pero pinairag mo yung gusto mo, tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. At ang mabigat pa nito, sa taong ma-pride, napakahirap sa kanya ang magsisi. Napakahirap sa kanya ang magpakumbaba at sabihin, patawarin ninyo ko, ako'y nagkamali, ako'y nagkasala. Mahirap po. Dahil akala niya talaga, tama siya hanggang dulo ng kanyang plano sa buhay.
Proverbs 14:12. Itong payon ng salita ng Diyos. Sa tao, mayroong daan na tila matuwid sa Kanya. Pero sabi ng salita ng Diyos, ngunit ang mga daang tumo sa kamatayan ang dulo nito. Sa tingin mo, tama ka. Pero bandang huli, kapakyasan sa Bisaya. Magsisisi ka. Magsisisi ka talaga. Sino ba yung mga kadalasang nagsisisi? Yung ipinapairal ang sarili. Diba? Pula na limbawa, nakahiga ka na sa kama, no? Sarap na ng buhay mo, eh gusto mong bumalik dun sa lupa, maputi. Dahil yun ang pinagplan mo eh, sanay ka sa ganun eh. Gusto mong bumalik? Dinala ka na ng Diyos sa kama. Pero mas gusto mong sa lupa dahil sa tingin mo, masaya ka doon. Mayroong daan na akala mo matuwid. Pero sabi ng Diyos, ang dulo niyan ay kapamakan. Proverbs 16:25. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daang tungo sa kamatayan, ang dulo nito. Hindi lamang kapamakan, kundi kamatayan ang nasa dulo nito. Kilalanin natin ang ating sarili. Baka naman tayo ay palalo, mayabang, humble. Nakala natin tayo ang nagpapatakbo ng ating buhay. Na tayo nagpapagulong ng bawat oras, sandali, bawat patak ng segundo, akala mo ikaw may hawak mo. Mayroong may hawak. At ang may hawak mo ay Diyos. At ang Diyos nakakaalam ng ating kinabukasan. Dapat tayo magpasakop sa Kanya. So anong aral? Ano ang magiging kahulugan ito sa atin? Anong pinapakita ito sa atin sa kasaysayan ni Samson? Alam natin na si Samson nagsisi sa bandang huli. Nagsisi siya. At naramdaman niyang tumubo na naman ang buhok niya. At dahil doon naalala ng Diyos. Na, ang aral doon, nung si Samson ay ahitan, nung si Samson ay nakipaglaro sa tukso kay Delilah, hindi niya naalala ng Diyos. Hindi niya naalala. Sabagat, giliw na giliw siya sa kandungan ng babae. Giliw na giliw siya sa buhay niyang masarap. Hindi niya alala ang Diyos. Hanggang siya'y magupitan, hanggang si dukitin ang mata, hindi siya nakatawad sa Diyos. Ganyan po ang consequence ng kayabangan. Hindi mo maalala ang Diyos. Pero may biyaya ang Diyos sapagkat pinatubo ng Diyos ang kanyang buhok. At dahil doon niya nalala, oh Lord, nakalilutan kita. Kaya humingi siya rin tayo sa Panginoon. Sa huling pagkakataon ang sabi niya, doon sa nag-akay sa kanya, dalin mo ko sa dalawang haligi. Iparamdam mo sa akin yung haligi ng pinaka-building at punong-puno ng tao kung ilang libo. At punong-puno ng tao sa iba kung ilang libo. At ang sabi niya, minsan pa, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas nang sa ganun, may paghiganti ko ang aking dalawang mata. Makasarili pa rin. Mata pa rin niya. Kanya pa rin sariling kapakanan ang tinitignan niya. Pero hindi niya tinitignan ang kapakanan ng kanyang mga magulang. Hindi niya tinitignan ang kapakanan ng kanyang mga kapatid na dahil sa kanya, kung siya lamang naging tapat sa Diyos, mamumuhay ang kanyang mga magulang, mamumuhay ang kanyang mga kapatid sa masaganang buhay, pero dahil doon, nadamay ang kanyang pamilya. At kanyang idinikit ang kanyang kanan sa kaliwang, sa kanang poste at sa kaliwa, binigay ng kanyang buong lakas. Nararamdaman niyang lumalagotok na naman yung muscle ng kanyang katawan, ng kanyang braso, at naramdaman niya ang pagkilos ng Diyos. At binagsak niya, kasama siya ng namatay. Unang leksyon, oo, si Samson ay pinakamalakas na tao. Oo, maari ngayon, malakas ka at nananagana ka. Magandang buhay mo ngayon. Pero hindi sa lahat ng panahon. Sapagkat kung
tutusin kung kailan ka malakas at pinagmamalaki mong ikaw ay magaling, ikaw ay pinakamahina. Sapagkat kung kailan nagmamataas ang tao, babagsak siya ng Diyos. Kaya ang kayabangan, ang pride, eh, hindi kalakasan, kundi ito'y kahinaan. Ang pride ay hindi kausayan, kundi ito ay kangalan. Walang makukuha sa pride. Akala mo magaling ka, akala mo nasa iyong sulusong, pero ang totoo niyang kahanan. Saan ka dadalhin ng pride? Saan ka dadalhin ng iyong kahambugan? Tulad ni Samson, saan dinala si Samson dahil sa kanyang kahambugan, sa kanyang kayabangan, sa kanyang lust? Pumasok siya sa bitag, paunti-unti, sa kandungan ni Delilah, hanggang makarating si Samson sa lugar na ayaw niyang puntahan kailanman. Ayaw puntahan ni Samson yung pagkabulag niya. Ginusto ba niyang mabulag? Hindi. Ginusto ba niyang siya'y gawing alipin ng kaaway? Hindi. Ginusto ba niyang siya'y pagtamunan ng mga tao sa kanyang kapaligiran? Hindi. Pero diyan ka dadalihin ng iyong pride. Kahihiyan. Pagtatawanan. Usigin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, isatabi natin ang pride. Diyos lamang ang nakakaalam ng iyong kinabukasan. Tanging Diyos ang nakakatanaw ng iyong kinabukasan. At ang kinabukasan mo ay kanyang sinasabi sa kasalukuyan sa pamamagitan ng mga salitang iyong napapakinggan. Kung ito ay iyong tatanggapin, ikaw ay magtatanggap. Ngayon pa lamang inihahanda na ng Diyos ang buhay mo. At ang buhay mo ngayon, simula lang yan ng pagpapala ng Diyos. Ngunit babalik ka sa gusto mo dahil yun ang nais mo. Nandiyan palagi ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Diyos ang may control. Kaya nga ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pag-unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ibigay mo, buhay mo kay Jesus. Piliin mong mamuhay sa Kanya sa kababaang puso. Tayo mo na lang. Panginoon, salita ninyo yung katotohanan. At ito ang nagtuturo sa amin. Ito ay ilawan ng aming mga paa upang makaiwas kami sa mga masamang hakbangin. At ito'y liwanag ng aming landas hanggang sa unahan, hanggang sa kinabukasan, upang kami huwag lumiko sa kanan o sa kaliwa, kundi lumakad kami sa liwanag tungo sa pinagmumulan at bukal ng liwanag na walang iba, kundi si Kristo. Salita ninyo yung katotohanan. At ang sino mong nananatili rito, tunay ngang mga alagad ninyo. At malalaman namin sa pamagitan ng katotohanan ang lahat ng dapat naming malaman upang kami makalaya sa kasalanan. O Panginoon, salamat po sa buhay po ni Samson na nakita namin isang aral na huwag namin siyang tularan sa kanyang kapaligiran. Kundi tularan namin ang totoong nasa right na maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.